bakit hindi pantay yung cut ko ng Cameo machine? Ano ba ang problema ko? Hello guys! So, kumusta kayong lahat, no? So, happy 19,000 subscribers sa ating lahat. So, kulang na lang tayo ng mga estimate ng mga 981,000 subscriber para ma-reach natin yung 1 million subscriber. So, siguro marami magtataas ng kilay at maraming mga, alam yun, magkasabi na, Sir Marlon, imposible yan sinasabi mo, no? Napakahirap ng 1 million subscriber. Guys, mula nung nanegosyo ko, hindi na ako naniniwala sa salitang imposible. Nakaniniwala kasi ako, guys, yung mga successful na mga tao at yung mga mayayaman na mga tao, eh pareho lang natin na tao yan, no? So, kumakain rin sila ng pagkain at pag napuno yung tiyan nila, dumidiretso sila sa banyo, no? So, pareho lang yun. Tapos lahat, guys, ng tao, meron tayong utak. So, depende na lang kasi sa atin, guys, no? Kung saan natin gagamitin yung utak natin. Yung iba kasi, guys, ginagamit nila sa mga ikauunlad nila, kaya sila umuunlad. Yung iba naman, guys, ginagamit nila sa hindi nila ikauunlad, kaya hindi sila umuunlad. So, medyo napahaba yung introduction natin, no? Kasi, guys, meron ako mga nakikita na mga nagko-comment sa mga comment section na sinasabi nila na, Sir Marlon, sana balang araw maging ganyan rin ako. Sir Marlon, sana ganito. Sir Marlon, sana makapag-start din ako ng printing business ko, no? So, marami silang sana. Guys, lahat naman ng tao, no, nagsimula sa salitang sana. Tapos, no, nakapag-decide na sila, no, kung ano ba talaga ang gusto nilang mangyari sa kanila ginawa ng paraan, nagtrabaho, nagpakahirap, at syempre, konting swerte. Kaya ngayon, nandoon na sila sa kinalalagyan nila. Kasi guys, dati naalala ko, no, nag-online business ako, no, yung mga kamag-anak ko, saka mga tao, pinagtatawanan ako, no, kasi bakit raw ako nagtitinda? Kasi guys, hindi tanggap dati yung pagtitinda, no, parang isa ka lang tindero, no. Ang mga uso kasi dati, guys, no, ng mga pangarap, no, maging nursing, maging doktor, maging engineer, at kung ano-ano pa na dapat meron ka mataas sa pinag-aralan, no. So guys, ako wala naman akong mataas sa pinag-aralan, so naging online seller na lang ako. Kasi guys, naalala ko, no, nag-aaral ako sa MSTI, no, nung college ako, hindi naman ako matalino, no, tapos madalas nga ako nungope lang sa kaklase ko, tapos meron akong kaklase, siya yung pinakamatalinong taong nakilala ko. Tapos nagulat na lang ako, nagtayo rin siya ng sariling printing shop, no, tapos nung minessage ko siya, bakit siya nagtayo ng printing shop, alam niyo ko ano sabi niya sa akin. Ang sabi niya sa akin kasi idol niya raw ako, kaya nagtayo rin raw siya ng printing shop, no. So nakakatuwa kasi yung pinakamatalinong taong nakilala ko dati eh sumusunod sa yapak ko, no. So parang Ano nangyari? Ba't nabaliktad? Sa inabahaba, guys, ang sinabi ko, no, isa lang ibig ko sabihin dyan, no, huwag ka lang maniniwala na salitang imposible, no, kasi walang imposible sa mundo. Kasi naalala ko nung unang panahon, no, na ang pinaka-transportasyon pa lang ng mga tao ay kabayo, no. May isang tao na nagsabi, na sabi niya na darating ang time, no, merong isang karitela, yung alam niyo inihila ng kabayo, no, darating raw ang time na merong isang karitela na aandar siya mag-isa ng walang kabayo. Ano sabi ng mga tao? Ang sabi nila, imposible yan, walang galang ganyan, no, hindi mangyayari yan, no. Pero ano nangyari? Guys, na-invento yung kotse. Tapos sinabi naman ng isang tao na yung kotse na to paliliparin ko sa himpapawid. Ano sabi ng mga tao? Imposible yan, meron tayong gravity, no, babagsak lang yan, walang ganyan. So ano nangyari, guys, diba? Na-invento yung eroplano. Ang sabi naman ng isa, yung eroplano na yan papupuntahin ko ng buwan. Ano sabi ng mga tao? Imposible yan, no, hindi ka makakalabas ng ozone layer, hindi ka makakalabas ng atmosphere. So ano nangyari? Diba, meron nakapunta ng buwan. Para sa akin naman, guys, no, ang sinasabi ko lang naman ay marireach ko next year yung 1 million subscriber, no. So pag sinabi mong imposible, tingnan na lang natin next year. Pasensya na sa napakahaba kong introduction, no, kasi masayang-masaya lang talaga ako kasi nagpo-progress yung ating YouTube video, no. So ngayon, guys, no, back to the topic na tayo, no. Ito, guys, yung napakarami na nagtatanong sa akin, no. Kasi marami na rin bumili ng ganitong machine, yung Cameo machine na pangkat ng mga sticker, no? Kasi madalas kasi nangyari dito, ang tinatanong nila, Sir Marlon, bakit hindi pantay yung cut ko ng Cameo machine? Ano ba ang problema ko? So siguro mga 2 months na o 3 months na sa akin tinatanong yan, no? Kaso nga lang, hindi ko muna siya ginawa ng vlog kasi nga pinaparami ko muna user ng Cameo. So guys, sa mga nagtatanong, ito yung Cameo, ito yung gamit ko, no? So ito yung kulay white. Meron ako niya, isa pa kulay black. So nag-start lang ako gumamit, guys, ng Cameo. Siguro last year lang ng July. Pareho tayo nang naranasan, no. Nung nagsisimula akong gumamit ng Cameo, napakarami kong natapon ng mga papel. Napakarami kong natapon ng mga vinil, no. Kasi ang pinakadahilan diyan, hindi pantay lagi yung cut. No, so guys, yung nararanasan nyo ngayon, naranasan ko rin dati yan. So ang ginawa ko dito, guys, is nag-research rin ako. Kamukha ng ginagawa nyo, kaya kayo nanonood nito kasi nagre-research kayo kung paano ba talaga maging pantay ang cut ng mga Cameo machine nyo, no. Pero guys, lahat ng research na yan, sasabihin ko na kaagad, guys, no, ngayon dito sa my channel na to, no, lahat ng dahilan kung bakit hindi nagiging pantay ang cut mo. So reason number one, pinakauna dyan, guys, talaga, is i-update mo lang yung firmware ng Cameo mo. So ano ba yung firmware, no? Yan yung pinaka-software, guys, na nasa loob ng Cameo. So paano i-update ang firmware, guys, no? Pumunta ka lang sa may website nila,
Tapos i-download mo lang yung latest na firmware, tapos i-install mo lang sa PC mo. Kasi guys, yung pinaka-CD na nasa loob ng Cameo machine mo ngayon ay hindi yan updated. So marami kasi guys nagagawa ang pag-software update, no? Pag in-update mo yung mga software, no, madalas yan gumaganda yung takbo ng Cameo mo. Tapos marami ka pa guys mapapansin yan ng mga kaiba, no, dyan sa may silhouette Cameo yung studio mo, no? Marami ka mapapansin na, mga bagong way at mga mas madadaling way, no, para makapag-print ka at makapag-cut ka ng sticker. So number 2. Ito guys, siguro yung iba alam na to, no, pero sa mga hindi nakakaalam, no, sigurado yan, no, tabingi yung paglalagay mo ng vinyl mo doon sa may cutting mat. Ito guys yung pantay. Yan, makikita niyo pantay na pantay siya hanggang sa may dulo. Tapos dito guys pantay na pantay rin siya. Yan, yan yung tamang paglalagay ng vinyl dito sa may cutting mat natin. Guys, reason number 3, walang saluhan yung cutting mat mo. So parang ganito yun guys, no? Ang nangyayari yung cutting mat mo is nakahang, no? So pag finid mo siya dito, yan, so nakalaylay siya. So yan ang isa sa mga nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging patay ang cut mo, no? Kasi guys, madalas siya pag nakalaylay ito, tapos nandito yung pinaka-vinyl mo, hindi siya nababasa ng maayos ng iyong Cameo 4. So ang gagawin natin dyan guys is either na ito, ilalagay mo siya sa isang mesa na mahaba, parang ganito. Yan. So kung papansin mo guys, meron na siyang saluhan. So hindi na siya nakalaylay, no. So ang ginagawa ko naman guys na trick, pag ganito na medyo limited lang space ko, kinukuha ko guys yung pinakasandalan ng papel ng aking Epson L120, tapos nilalagay ko siya dito, no. So saktong-sakto kasi siya dito guys, no. Parang sinadya nga siya, no. So pag naaganyan na siya, pag nilagay mo siya, mapapansin mo hindi na siya nakalaylay, no. So pantay na siya. Reason number 4. Tabingi yung vinyl na ginagamit mo. So kadalasan kasi guys, no, sinisisi natin yung Cameo, no, kala natin sira na yung Cameo, kaya ang ginagawa natin, pinapalo natin, kinakarate natin, at lagi natin siyang minumura, no, sinasabi natin na ano bang problema mo? Ano bang mali ko sa'yo? Ano bang pagkukulang ko sa'yo? Lagi namang itang nililinis, lagi namang itang pinupunasan pagkailangan mo. Minsan nga, mas madalas ka pa magpahinga kaysa sa akin. Pero bakit ganun? Napakawala mong kwenta! Sayang lang binili ko sa'yo! Ito sa'yo! No, so, wag natin mumurahin guys yung Cameo natin, no, kasi katulong natin yan, no, sa para mapadali ang ating pagkakat, no. Kasi guys, pag hindi ka gumamit ng Cameo, ang mangyari niyan guys, no, itong dito sa may wrist mo, no, yung carpal tunnel mo, mamamagayan, tapos baka mabalian ka ng kamay, kakakat mo ng ganun o yung manual cutter, no. So napaka gandang addition talaga guys ng Cameo sa yung sticker printing business. So yun nga yung sinasabi ko kanina, no, ang isa sa mga dahilan nga niyan yung vinyl na ginagamit mo is tabingi. So minsan kasi guys ang nangyari, yung pinaka vinyl natin hindi siya pantay, no. So katulad nga ng sinabi ko kanina, pag nilapat mo na siya, mapapansin mo dito lapat na lapat siya, yan. So sakto siya guys noon sa may pinakalinya. Tapos so pag nilagay mo siya dito guys sa may bandang gilid, mapapansin mo mas mahaba siya dito. So guys, pag ganito yung vinyl mo, kailangan pantay siya, no. So ang gagawin mo guys, puputulan mo lang dito hanggang dito para maging pantay rin guys yung pagka-cut mo nito ng vinyl mo. Hello guys, so kumusta kayong lahat? So baka interesado kayo na kumita habang nasa bahay lang, no? Subukan nyo guys ang aming ino-offer, no, na sticker printing business package, no? So ang kinagandahan nga pala guys ng sticker printing business kaya sa ibang printing business, ay ito guys, ang mga kliyente natin dito ay mga negosyante rin o mga online seller. Kasi guys, yung mga negosyante at mga online seller, kailangan nila ng product label. So ang business na ito ay isang pandemic proof na business. Kasi kahit nasa bahay ka ay pwede kang kumita ng malaki at paulit-ulit dahil ang mga orders sa'yo ng mga sticker label ay paulit-ulit lang rin. So para makapagsimula ka ng sticker printing business, no, so lahat naman siguro dito ay meron ng laptop o computer sa kanilang mga bahay, no. So ito naman ang mga kailangan mo bukod doon, no. So kailangan mo guys ng laminator, Epson L120, Silhouette Cameo 4, machine cutter, manual cutter, at syempre kailangan mo ng mga supplies at pigment ink. So kung interesado ka magsimula ng iyong sticker printing business at gusto mo mag-avail ng package na to, no,
hanapin mo lang ang aming page sa FB, The Printing Shop. I-message mo lang kami doon at sabihin mo na interesado ka sa sticker printing business. At ito mamaganda, no? Kung subscriber ka sa channel ko, no? Malaking discount ang ibibigay sa'yo doon. At meron nga pala kaming 100,000 na templates for printing, no? Na worth 2,500 pesos. Kapag subscriber kita at nag-avail ka ng package na to, makukuha mo yun na libre. So balik na tayo sa pinapanood mo. Reason number 5, ito na yung pinakalas na reason. No? Ito na nga guys yung sinasabi ko kanina. No? Ang madalas na sinisisi natin yung kameyo natin. Pero hindi natin alam na ang isa sa mga pinakadahilan niyan ay yung printer natin. Print niya doon na lalong-lalo na yung registration marks is tabingi. So bibigyan ko guys ng sample. No? So ganito guys yung sinasabi ko na tabingi. Kaya hindi nagpapantay madalas yung cut nyo sa kameyo, lalong-lalo na kapag bilog. Ito ang pinakadahilan talaga niyan. No? Hindi guys yung kameyo ang may problema. Ang pinakamadalas na may problema niyan yung printer nyo. O ano kaya yung papel nyo. No, so bibigyan ko guys ng sample. Ito yung dalawa. Nag-print tayo dito, no. Tapos so meron siya registration mark. Yan registration mark. Registration mark. Tapos meron rin siya registration mark, no. Guys, kung malabo ang mata mo, kailangan mo gumamit ng salamin, no. Kasi guys, mapapansin mo kaagad sa registration marks na hindi pantay yung print niya. So kapag hindi pantay yung print niya, guys, pag ni-register yan sa kameyo, ang mangyayari yan, hindi rin magiging pantay yung cut niya. So kung titingnan nyo lang siya ng ganyan, hindi nyo mapapansin na hindi siya pantay. No? Pero kung gagamit natin siya ng ruler, makikita nyo na hindi talaga siya pantay. So yan, so mula sa dulo, makikita nyo siya na 10 mm yung distance ng dulo ng papel hanggang doon sa may registration marks. Dito naman sa may kabila, mapapansin nyo na yan, so 8 mm lang siya. So hindi talaga siya pantay, no? Dito sa kabila 10, dun sa kabila 8 mm. So ito testingin naman natin nung kabila. So makikita nyo dito mga 8.5 mm. Yung distansya ng taas niya hanggang dito sa may dulo nung kulay black. Okay? Dito sa may kabila, yung distansya niya ay ganun rin, no? So 8.5 mm lang rin. So dun pa lang sa may sinukat natin na yun, no? Malalaman nyo na guys na hindi magiging pantay yung cut nyo, no? So tingnan natin, no? So ito guys yung pantay na registration marks. Tapos ito yung hindi pantay na registration marks. Okay, no? So hindi nyo masyado siya napapansin, no? So gagawin natin guys, aalisin natin yung balat. So makikita nyo to guys, yan, no? Aalisin ko lang to, ha? Yan, hanggang dulo makikita nyo na lahat ng cut nya pantay. Hanggang dulo yan guys, no? Mula dito sa pinakaunahan hanggang dulo, pantayan. Ito naman ang alisin natin yung pinakabalat niya. Ito guys yung hindi pantay yung kanyang registration marks. Okay, no? So makikita nyo sa una kasi puti siya, so hindi siya masyadong halata, no? Pero makikita nyo yan. Kung nakita nyo yan hanggang dulo, yun, makikita nyo na hindi siya pantay. Yan, tingnan nyo to. Itong pinakagupit to. Yan, may puti pa siya sa taas, no? So alisin na lang natin to. So, alisin natin to. Ito yung pinakadulo niya guys, no? Dito kasi madalas nagkakamalian sa pinakadulo, eh. Yan, no? So hindi siya pantay. Okay? Tingnan niyo naman tong dulo, itong kabila, no? Pag tinanggal natin yan, perfect circle yan. No? So itong sobra na to, talagang sinobrahan ko talaga yan. Hindi mali yan, no? So yan guys, ang isa sa mga dahilan, no, kung bakit nagiging tabingi ang cut mo ng iyong Kameo 4, no, kasi yung pagpiprint mo sa kanya ay tabingi, no. Isa pa sa mga dahilan guys ng pagpiprint is yung tinuro ko nung nakaraan, no, kung naaalala niyo yung nagprint ako ng sticker ng Dragon Ball. Yan, so pag kontento ka na sa iyong layout, so mas maganda guys kung L120 ang gagamitin mo, no, mas maganda merong space sa may ilalim, no, at least mga 1.5 inches, no. Wag mo guys isasagad kasi magi-smudge lang yan, no. Tapos ito yung pinaka isa sa mga pinakaimportante. Sa may registration mark guys, i-click nyo yung advanced settings, tapos sa may baba yung bottom inset guys, no, medyo pataasin nyo, no, isagad nyo doon kung saan nakasagad na yung pinaka image nyo, no. Kasi guys, yung magiging problema mo, no, pag nakasagad yan sa dulo tapos dumiku yan, ang mangyari hindi pantay yung magiging cut natin. Guys, ang Epson L120 wala siyang borderless printing. Ang kaya niya lang talaga guys i-print is 10 by 7.4, no. Wag na wag nyo guys isasagad yung inyong mga cut marks, no, o yung mga layout pag nagpiprint ka sa L120, no. Okay, yung iba kasi guys pinipilit nila, no, talagang sinasagad-sagad talaga nila yung sa may pinakaduloy, no. Guys, pag sinagad mo yan, no, masasayangan ka lang ng vinyl, no. Imbis na makatipid ka, masasayangan ka lang ng vinyl, no, kasi nga hindi magiging pantay yung cut mo.
So guys, pag umabot tayo ng 20,000 subscriber, no, so mamibigay ako ng isang brand new sealed na Epson L120. So ang mga mechanics niya napakasimple lang, hindi ko kayo pahihirapan. So number 1, dapat syempre subscriber ka sa channel ko. Number 2, i-like mo lang ang video na to. Number 3, i-share mo ang video na to sa iyong wall sa FB. At itag mo ang 5 ng iyong friends. Number 4 guys, no, i-visit mo lang ang aming page sa FB, no, The Printing Shop. Tapos i-like mo yung page namin. At finally, no, number 5, mag-comment down below ka lang. Sabihin mo lang guys, no, kung ano ba ang pinaka natutunan mo sa vlog ko. At pag nagawa mo na yung 5 na yan, no, guys, kasali ka na sa raffle, no, na ira-raffle natin pag umabot tayo ng 20,000 subscriber. No, so siguro mga 4 to 5 days lang yan, no, marireach na natin yan, no. So gagawin ko na lang doon is random raffle na lang, no, wala na tayong etchi-poreche. So i-announce ko na lang kaagad, no, sa dulo ng vlog ko na yon, no, kung sino ba ang nanalo ng Epson L120. So kung sino man ang mananalo nito, guys, no, ang sasagutin mo na lang dito, guys, is yung shipping fee. No, so wala ka na ibang babayaran. Shoutout nga pala sa mga tropa natin, no. Ito unang-una si Luisa Trice. Shoutout nga pa rin pala, no, kay Jans Vlog. Shoutout rin sa tropa natin, no, na si Ronel Carlo Enoch. Shoutout rin dito, no, sa isa sa mga pinakamasipag, no, mag-comment sa aking mga vlog na si ZV Lem. So ang hirap banggitin ng iyong pangalan. So sa lahat ng gusto magpa-shoutout, mag-comment down below lang kayo, no, para ma-expose rin ng iyong mga channel at inyong mga business. So maraming salamat sa lahat na nagpa-shoutout. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga bago kong upload ng mga video tutorial na mapapakinabangan mo sa printing shop mo. So kung may mga tanong ka, comment, suggestion, no, i-comment down below mo lang lahat, guys. No, huwag kang mag-alala, napakasipag kong sumagot ng tanong, no, kahit paulit-ulit yung tanong mo, paulit-ulit kong sinasagot yan. So see you ulit, guys, no, pag umabot na tayo ng 20,000 subscriber kasama yung raffle natin ng Epson L120, no. Maraming salamat ulit sa inyong lahat at bye-bye!